afternoon to every one of you. Today is July 25, 2022, and it's Monday. As you can see, nakakapiling ko na muli si British Cheryl. Back on my loving arms, on my warm embrace, and my healing hand. Healing hands enough. Loving hands as well. Tender. My tender hand. Pero Diyos ko, napabayaan ko yun. So, papaandarin muna natin siya para painitin kahit at least 5 minutes. Let's check, ha? Okay, upo, upo, upo. Okay, oh God. So, here's the start. Oh, wow! She started. Open the window. Ito po si Kuya. Kuya, ano pala pangalan mo? Mac. O, pakilala ka, Mac. Siya pong aking magiting na technician. A technician ba? Ay, ano pala siya? May buta siguro yan, no? Ha? Upo natin running plus, baka po. Oo nga eh. Flat guys yung ano? Flat yung kanyang... Ano tawag dito? Flat ang kanyang... Gulong. Kailan pa yung flat? May sakbo. Ah, so yan ang may diferensya siguro, no? Gosh. So, hindi ko pa pala muna mapapandar, later on na lang. Bye for now muna, ha? Thank you. And then, pakilala ka, invitan mo yung mga kliyente nyo rito. Hello po. Sana po kayo dito sa 5GO sa repair shop. Okay. May shoutout ka? Wala po. Sabihin mo kung ano address mo dito. Bantok Palangoy, Binangon, Rizal. Ayun. Thank you, ha. Wait lang guys, ha. Hindi pala actually malambot yung ano, totally flat talaga siya. Uy, salamat ha, Christian, sa pag-asikaso mo sa aking minamahal na sasakyan. O, mag-invite ka ng mga kliyente para sa vlog ko. Invitan mo mga kliyente na pumunta dito. Punta po kayo dito sa 5D Auto Repair Shop. Anong service ang mga kukuha nila sa'yo rito? Mechanical. Ayun. Mechanical, automotive. Okay. Pakakilala ka? Ako nga po pala si Christian Lee. Anak ni Delphine Lee. Ayun. Salamat sa ano ha? Iba. Sa oras na binigay mo sa akin tsaka sa pagkatenga ng sasakyan ko ha? Okay po. Ayun. O basta mamaya dadaan ako ha? Okay. Shout out. Sige na, shout out ka. Sino ang pangalan ng friend mo? Family mo. Sige na. Ikaw na muna. Basta hindi ako mahilig yan. O di, yung family mo na lang. Sige na, minsan lang naman to eh. Katawaan lang. Shout out to my family. Yan lang. Okay. Sige. Girlfriend. Wala.
Kuya, ikaw, shout out. Shout out sa mga katrabaho sa barbershop. Sa Pogi. Ayun, imbitahan mo rin sila. Punta kayo doon, magagaling mong gugupit doon. Anong lugar doon? Saan lugar? Sa, ano, Bicep Street. Sa, ano po, sa, Magyos, sa Percenter. Saan kayo doon? Okay, sige. Thank you. Uy! Mamaya, ano na namin to? Ano ba vlog ko? Mamaya, pakita ko sa'yo. Hendrix AA. Ano ko, ibigay ko yung link. Panoorin niyo to mamaya ang gabi. Iba-upload ko to. Enjoy. So, pinakalibrit na. Mamaya ako pa ipapaanda rin to. Dahil kailangan pa na. Ay, nanap po. Saan po? Susi. Ha? Sorry. Anong gulong? Ah, sige. Papalitan ng gulong. Kaya guys, kayo pag magsasakyan kayo, dapat marami kayong pera para may pangtustos kayo. Kasi ang pagsasakyan, ano yan eh, matatawag ng part of luxury in life. And at the same time, achievement mo na rin sa buhay na meron kang sasakyan. Pero hanggat maaari, ano, maging practical, wag na muna magsasakyan kung wala ka namang negosyo. Dapat may negosyo ka. So, itong sasakyan, maihahalin tulad ko ang ano, ang pagkakaintindi ko dito. Gusto ko siyang ikumpara dun sa sinabi ng isang TV host na ng isang noontime show na sabi daw, ang pakikipagrelasyon daw, kailangan may pera bago ka makipagrelasyon may pera, which is hindi naman eh. Para sa akin, ang pakikipagrelasyon, ganito yan eh, bakit kailangan ng pera? Kasi tutustusan mo yung ano, tutustusan mo yung karelasyon mo. Kasi ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahalan at ang isang matinong relasyon, hindi naglalamangan, hindi naggugulangan, hindi nag-iisahan, diba? Take note ha, ang tunay na relasyon, hindi naglalamangan, hindi naggugulangan, at hindi nag-iisahan. Yun. So maraming nag-react ng mga netizens sa sinabi ng TV host na yon. Kasi, sabi nga, oh, ikaw naman kasi, mapera ka eh, kaya nasabi mo na kailangan ng pera sa relasyon. So, ang pagkakaintindi ko rin sa kanya, binibili niya siguro yung tao. Kaya siguro siya, actually, kaya lang naman siya pinatulan ng karelasyon niya ngayon na dating contestant na isa ring na TV host na rin yun na pinakasal niya si Bambansa, dahil feeling ko pera lang naman yun eh. Although mahirap mag-judge, di ba? Pero yun ang nakikinikinita ko doon, yun ang na-figure out ko sa bagay na yan. Guys, hindi nyo kailangan magtapon ng pera para lang sa isang relasyon, lalo na kung wala namang kwenta. Ang isang relasyon, hindi kailangan ng katumbas na pera. E di, kung gusto mo ng isang buong lechon, dapat mag-ano ka na lang. Bumili ka na lang ng one night, mag-ano ka na lang mag-ano, diba? Sayo naman kasi kung isang buong lechon ang bibiliin mo, tapos at the end, mauumay ka. Sige po, salamat. At the end, mauumay ka rin.
Hindi mo mauubos, diba? Mas mamabasa isa yun. So yun ang ano ko doon, ang opinion ko sa bagay na yon. Hindi ano, mali yung ano niya. Mali yung sinasabi niya na kailangan sa relasyon. Dahil kailangan sa relasyon may pera ka. So sa madaling salita, pera-pera lang ang labanan sa kanya. Dahil ba kasi hindi ba siya kayang mahalin pag walang pera? Dapat pag ganyang mga kalakaran, huwag niya lang siya makipag-relasyon. Kung gano'n din lang na pera lang ang habol sa kanya. Saka guys, kung sakali nagkamali na kayo sa isang relasyon na gano'n ang nangyari, huwag niyo nang gawin ulit sa susunod. Okay lang na minsan naisahan kayo, huwag nang masigundahan o mapangatluhan pa ulit. Pero huwag kayo mag-alala ha, kasi naisahan man kayo, hindi naman nakuha yung pagkatao nyo. Diba? Hindi nakuha yung prinsipyo nyo tsaka yung dignidad nyo. Nagkamali lang talaga kayo ng mga panahon na yun. Nakakainis nung nakita ko yung video niya na ganun yung ano niya. Dahil kasi ang relasyon daw isang obligasyon. Oo nga, obligasyon nga kasi kailangan bigyan mo siya ng attention, bigyan mo siya ng oras, pagmamahal, pagkalinga, suporta. Pero not to the extent na bibilhin mo na siya or babayaran mo na yung bawat galaw niya, kilos niya, bawat pabor na hihingin mo sa kanya, which is mali. Saka guys, pag alam niyo yung tao mga ganun mga oportunista, iwanan nyo na. Huwag kayong maano na baka wala na akong makita. Hindi totoo yun. Napakaraming tao, napakaraming lalaki sa mundo, napakaraming babae sa mundo para mawalan kayo ng pag-asa na walang magmamahal sa inyo. Hindi totoo yan. Mga ganong tao na mga gold digger, mga hooker, mga mapagsamantala, hindi yan pinapatagal sa buhay natin. I-dispatch. Dito ako. Kala ko yung makina o ano. Hindi na pinapatagal ang mga ganyang klase tao. I-dispatchan nyo na mga yan. Walang kwenta ang mga yan. So tatandaan nyo guys ha, ulitin ko ulit, ang relasyon hindi kailangan ng pera. Oo, kunwari nag-live-in na kayo, magde-date kayo, give and take dapat, give and take relationship. Hindi pwedeng ikaw lang ng ikaw, hindi pwedeng siya lang ng siya, kabig ka ng kabig o siya kabig lang ng kabig, dapat give and take, diba? Kung sakali walang trabaho yung ikaw, okay, pagpasensyaan mo muna na ganyan, na ikaw muna ang taya o siya muna ang taya. Pero hindi pwedeng all the time, ikaw na lang palagi ang taya o siya na lang palagi ang taya. Dapat balance, dapat lagi kayong mag-meet halfway, diba? Saka sa relasyon, hindi lang puro pera ang labanan, kailangan din niya ng understanding, diba? Nakakapalumo, yun ang perception niya sa buhay pagdating sa relasyon, which is hindi dapat, mali yun. Mali ang ganong kalakaran, mali ang ganong sistema. Parang at ba tawag dito? Wait lang ha. Gusto kasi niyang palabas na para lang maging masaya, may pera dapat. Hindi dapat ganun. Oo, kasi syempre, mag-date nga kayo nakain kayo sa labas, manood sa TV. Pero give and take na dapat. Hindi laging puro ikaw, hindi laging puro siya. So tatandaan nyo ha, kung gusto nyo maging masaya sa relasyon, hindi nyo kailangan maraming pera. Tatanggapin ka ng karelasyon mo kahit mahirap ka lang, kahit mahirap ka lang, o kahit ordinaryong tao ka lang, below income ka, nasa lower class ang buhay mo, middle class man yan, diba? Tsaka ang isang totoong nagmamahal, hindi niya kailangan ng pera mo, ang kailangan niya attention mo,
pagmamahal mo at pagkalinga mo. Yun ang kailangan ng isang tao. Hindi. Pero pangalawang ano na lang yan eh. Pangalawang need na lang yan sa isang relasyon. Ngayon, pag perang pinairal mo, hindi sabihin, pinaperahan ka lang, kinakwartahan ka lang ng tao. Yan. Diba dapat yan, mga ganyan tao, ibinibalat sa kanyon, ipinapadala sa Ukraine para pambala dun sa kalaban nila. Diba? Yung dapat ang ano eh. Dapat ang mga naunang ano eh, mawala sa mundo. Hold on guys ha. So we are now on 15 minutes. Meron pa tayo mga I think 22 something like that. And then 22. Mga 7 minutes pa tayo. Kaya yun, so ano pa bang sabihin ko kayo? May ano ba kayo? May pwede ba kayong idagdag tungkol sa topic natin for today? Ah, by the way, bago ko makalimutan, special shout out kay isa kong subscriber na si Philip A. Cabalce Jr. Thank you for watching my vlogs. Kay ano ba tawag dito? Kay former beauty queen Ara Sholab of Alimol. Pag gusto niyo bumili ng mga mababangong air purifier, punta kayo sa Alimol. Andun sila sa ground floor kaharap ng McDonald's at National Bookstore. Kay Marvin Den of Santa Lucia Mall, JL Mobile. Pag gusto nyo magpaayos doon, hanap nyo lang si Marvin. Pagpasok nyo sa Marcos Highway entrance. Tapos, special shout out din sa friend ko na si Jen Nang ng Santa Lucia Mall. Kung gusto nyo rin bumili ng accessories, punta lang kayo sa baba sa third, sa ground floor, sa may ano, fountain area, hanapin nyo si Jen Nang sa may facing supermarket. To my family in Bicol, shoutout po sa inyo lahat dyan, sa mga kababayan ko, sa classmate ko noong high school, si Sheila Riwano ng Puro Crest sa Roque, Legazpi City. Saka sa friend ko rin dati, si Bebe Valladolid. Sumalangit na wang yung kaluluwa. Sabi raw, ewan ko, parang sabi patay ka na raw. Ewan na. Hindi ko kasi na, ano eh, na figure out kung ano. Anyway, tapos sino pa ba? Si Eden ala, classmate ko rin sa nung high school sa Aquinas University. Sino pa ba mga babatiin ko? Si hold on. Ay, taga lang muna. Basta yung mga taga San Roque. Happy Monday sa inyong lahat. So, meron tayong sa mga lover gods dito na babatiin din natin. Baka gusto rin nila mag-shoutout. Kuya, shoutout po kayo para sa trabaho nyo rito. Ah, ito nga eh. Kakakain lang namin sa sobrang sipag eh. O, oh, diba? Eh, tama yun. trabaho muna? Trabaho muna bago kain. Oo, tama yan. Para wala nang ganun gagawin. O, may gusto kang batiin na family mo? Bati ko pala yung asawa ko. Pangalan po? Maria Cristina. Kayo po pala sir, ano po pangalan niya? Si Anli. Okay sir. Anli. Okay. Kayo sir, bati naman po kayo dyan. Huwag na, huwag na. Nahiya ka ba? O sige. Ay, nahiya daw siya. Kaya yun guys, so maya maya, andar na tayo ha. Pwede na ba ito tayo magano kuya? Wait lang daw. Ha? Road test na namin, ha? Sige. Wait lang daw. Pwede po ba ang mag-panayon? Oo. Pato na lang. Okay. Nakasakay na tayo. Uupo si Kuya Makma.
Pwedeng hawakan mo to. Ikaw magano sa akin. Pag wala nang pula, ibig sabihin tapos na ha. Hmm. Okay lang. So guys, ito lang pila kahihintay the moment of truth. Malalaman na natin kung okay na siya.